Good morning, sir. Bati ng isang security guard na si Ian sa manager na si Sir Miko. I don't need your good morning. Sagot ni Miko at mabilis na nilampasan si Ian. Ang pagiging stricto ni Sir Miko ay kinagulat ni Ian at ng mga bagong empleyado na nakarinig doon. Kuyang guard, siya ba talaga yung may-ari ng kumpanyang ito? Tanong ng isang dalaga kay Ian. Napagtanto ni Ian na bago lang sa kumpanya ang dalagang nasa harap niya. Pero bago pa nakasagot si Ian sa tanong ng dalaga, ay parang biglang tumigil ang kanyang mundo nang mapagmasdan niya ito. Kuya? Tapik ng dalaga sa balikat ni Ian para matauhan ito. Good morning, miss. Bago lang din po ako dito sa kumpanya, kaya hindi ko po alam kung sino ang totoong nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Nauutal na tono ni Ian. Kitang-kita sa mukha ng babae ang kaba, lalo na at napansin agad niya na istrikto ang manager. Bago lang din po ako dito eh, na-hire bilang isang sekretary ng CEO nitong kumpanya. Kaso, wala naman dumarating na CEO. Wala naman sinabi na sekretary ako ng manager. Dire-diretsong daldal ng babaeng ito kay Ian. Habang nagsasalita ang dalaga, hindi talaga maiwasan ni Ian na mapatitig dito. Bukod kasi sa masarap ito kausap at halatang halata pa na masiyahin itong babae. Ma'am, pwede ko po bang matingnan ang bag nyo? May inspection po bago pumasok. Wika ni Ian, kaya mas lalong nataranta ang dalagang ito. Sige. Nga pala, Kuyang Guard. Ako nga pala si Shane. Ikaw, ano pong pangalan mo? Ngiti ng dalagang nagngangalang Shane. Ako si Ian. Huwag ka na gumamit ng po kasi hindi ako sanay. By the way, it's nice to meet you, Shane. Nakangiting sagot ni Ian kahit ang totoo ay hindi naman talaga ito mahilig ngumiti. Sige, mauna na ako sa loob. Paalam ni Shane sa kanya, kaya tumango na lang siya. Sumunod sa pila ni Shane ay ang mga matagal na empleyado dito sa kumpanya. Hindi pa kilala ni Ian ang mga ito dahil bago pa lang siya bilang isang security guard sa kumpanya. Good morning, sir. Pwede po bang ma-inspect ang bag nyo? Malugod na bati ni Ian sa isang medyo matandang lalaki. Binuksan ng matanda ang bag niya at ipinakita kay Ian. Good morning din. Bago ka lang ata dito ah. Tugo ng matanda. Opo. Bago nga lang po ako dito. Ako po si Ian. Pakilala ni Ian nang may paggalang sa matanda. Ako si Lito. Halos maglilimang taon na ako dito sa kumpanya. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikilala kung sino ang CEO dito. Sige, pasok na ako. Wika nito habang nakatingin sa kawalan sabay alis sa harap ni Ian. Alam ba ninyo na usap-usapan nga sa office na isang binata ang CEO ng kumpanyang ito? Akala ko noon si Sir Miko. Hindi pala. Daldal naman ng isa habang pinapakita kay Ian ang laman ng bag niya. Nanatiling tahimik si Ian habang ginagawa ang trabaho ng maayos hanggang sa bilisan nyo, magsitrabaho na kayo. Isang malakas na sigaw ng isang lalaki sa loob ng first floor. Kahit medyo malayo si Ian, ay rinig na rinig niya ang sigaw ni Miko. Kung makaasta ito sa kumpanya, ay parang siya ang nagmamay-ari ng kumpanya kahit ang totoo na pili lang siya ni na Doña Amira at Don Larry na maging manager ng kumpanya dahil hindi pa handa ang anak nila sa responsibilidad. Dahil nga sa tapang ni Miko, marami ang may ayaw dito na empleyado dahil walang araw na hindi ito naninermon. Lagi itong puro utos sa lahat. At dahil nasa mataas na posisyon si Miko, ay sinusunod siya ng mga empleyado. Doon nalaman ni Ian na sobra pala talagang estrikto ng manager nila. Iba din ito magtrato ng empleyado kapag wala si na Doña Amira. Isang umaga, maayos naman na ginagampanan ni Ian ang trabaho niya. Ngunit basta-basta na lang siyang sinigawa ni Miko. Ayusin mo nga yung trabaho mo. Kumilos ka na naaayon sa trabaho mo. Walang prenong sigaw ni Miko, kaya pinagtitiginan sila ng lahat. Ginagawa ko po sir ng ayos ang trabaho ko. At talagang sumasagot ka pa. Galit na boses ni Miko na nakapamewang pa. Para hindi na magkagulo, hindi na umimik si Ian. Habang tumatagal sa trabaho, nagiging close naman ni Ian ang mga ibang empleyado. Pero hindi talaga mawawala ang ibang empleyado na maayos makisama sa manager. Pero sa isang security guard na katulad ni Ian ay hindi. Sigurado ka bang isa kang security guard? Sa payat mong iyan? Nakakasigurado ka ba talaga na magiging protektado itong kumpanya
nang dahil lang sa isang tulad mo? Maangas na boses ng isa sa mga empleyado din sa kumpanya, si Ken. Magsasalita pa sana si Ian, pero biglang dumating si Shane. Hoy Ken, anong sabi mo kay Ian? Hoy, hindi mo ba alam kung gaano kahirap maging isang security guard? Ang angas mo magsalita ah. Para kang isang hindi professional dahil dyan sa pananalita mo. Palaban na boses ni Shane. Napailing-iling lang si Ken sabay alis. Naku, bakit mo pinatulan yon? Tanong ni Ian dito. Ngumiti si Shane sa kanya. Hindi kasi dapat ganun magsalita ang isang empleyado. Napakawalang respeto niya. Samantalang, sip-sip naman siya kay Sir Miko. Inis na inis pa rin na boses ni Shane habang nagkukwento. Tuluyan na nga din naging magkaibigan ang dalawang ito. Sa pananatili ni Ian sa trabaho niya, marami siyang natutunan at nalaman. Medyo nahirapan man siya sa trabaho dahil sa pagsik ni Miko. Hindi pa rin siya tumigil dahil marami pa siyang gustong malaman. Lumipas ang mga buwan. Habang nagtatrabaho si Ian, hindi na niya namalayan na nahuhulog na pala siya sa kaibigan na si Shane. Kaso, nabalitaan niya na nagugustuhan din pala ito ni Miko. Hindi ba nababalitaan ko na nililigawan ka ni Sir Miko? Iwas tingin ni Ian kay Shane. Hindi ko siya gusto. Kahit gwapo siya, ang sama kasi ng ugali niya. Mas gugustuhin ko pa ang isang katulad mo kaysa doon. Agad na sagot ni Shane. Kahit isa lang akong security guard, wala sa sariling tanong ni Ian. Hoy, wag mong nilalang ang pagiging security guard mo. Kasi isang marangal na trabaho yan. At saka oo, wala naman yun sa trabaho eh. Ang mahalaga, maganda ang intensyon mo sa isang tao. Malambing na boses ni Shane. Hindi napigilan ni Ian ang kiligin. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya naramdaman ito. Ngayon lang din niya naramdaman ang ganitong saya dahil may taong nakakaintindi sa kanya. Isang tao na tanggap siya. So pwede kitang ligawan? Lakas loob na tanong pa ni Ian. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Shane. Makalipas ang isang linggo, mas lalong uminit ang ulo ni Miko dahil nalaman nito na nililigawan ni Ian si Shane. Nagtataka ako kung bakit isa pang katulad mo ang nagustuhan ni Shane. Look at yourself. Kitang-kita naman na mas higit ako sa'yo, pero ikaw yung napili niya. Nakakatawa. Mas pinili pa ni Shane ang isang taong hindi kaya ibigay sa kanya ang mga bagay na kaya kong ibigay. Walang sagot si Ian, bagkus ay hinayaan lang ito na magsalita nang magsalita sa harap niya. Isang umaga, naging balita sa buong kumpanya na may magaganap na isang selebrasyon bilang pagsalubong sa CEO ng kumpanya. Ayon kay Doña Amira, handa na daw ang nag-iisang anak nila. Nagampanan nito ang tungkulin bilang isang tagapagmana ng kumpanya. Sobrang saya ng lahat ng empleyado dahil sa wakas ay malalaman na nila kung sino ang totoong boss nila. May isang tao lang ang hindi masaya, at iyon ay si Miko. Hindi din alam nito kung sino ang boss, pero kahit ganun paman, naiinis pa rin siya dahil hindi na siya ang pinakamataas sa lahat. Kapag ba mas pogi sa akin yung boss natin, tapos mas mabait siya sa akin, magugustuhan mo pa rin kaya ako? Tanong ni Ian kay Shane. Oo naman, ikaw lang ang gusto ko, kahit ano pang sabihin ng ibang tao. Malambing na boses nito sabay yakap kay Ian. Ladies and gentlemen, I want to introduce to all of you the CEO of our company. Please welcome Sir Ian Cervantes. Tumayo nga si Ian sa gitna ng maraming tao papunta sa stage, kaya lahat ay naghihiyawan at hindi makapaniwala sa nangyayari. Naiwan na tulala si Shane at sinamanong dito dahil sa nalaman. Halos maging estatwa naman si Miko nakasama si Ken sa isang gilid nang marinig ang pagtawag sa pangalan ng security guard. Hindi ba siya yung security guard natin na si Ian? Bulungan ng iba habang ang iba naman ay nagpapalakpakan. Pinatahimik ang buong paligid para makapagsalita na si Ian. Good evening everyone. Siguro nagulat kayo nung tumayo ako at nagtungo ako dito sa entablado. Oo, I pretend as a security guard, hindi bilang CEO noon dahil hindi pa ako handa. Kahit kailan naman kasi, hindi ko pinangarap na maging CEO at sundan ang mga yapak ng mga magulang ko. Pero nagbago ang lahat ng pananaw ko. Sa pagpipretend ko na isang security guard, ang dami kong napatunayan. Ang dami kong nalaman at ang dami kong na-realize.
May mga empleyado rito na magaling makisama, na magalang sa iba, kahit hindi nila amo, at higit sa lahat, ay may respeto sa lahat. Pero may mga tao rin pala talaga na hindi kaya maging makatao. Akala nila, sobrang taas nila. Panimula ni Ian, kaya biglang napahiya si Naken at Miko na walang mukhang may harap dahil sa kahihiyan. Naghiyawan ang lahat hanggang ang mga mata ni Ian ay napunta sa babaeng tumanggap sa kanya ng buong buo. To Shane, ikaw yung sekretary ko. Ang totoo, ako yung boss mo. Salamat kasi tinanggap mo ako kahit isang guard lang ako rito. Pinatunayan mo na mahal mo ako kahit ang dami ng sinasabi sa iyo ng ibang tao. Diretsong sabi ni Ian habang nakatingin sa mga mata ni Shane na mas lalong nagpalakas ng hiyawan sa paligid. Tumayo si Miko para umalis na dahil sa kahihiyan nang bigla itong tawagin ni Ian. I don't need a manager like you in my company. Pinagkatiwalaan kita, Miko. Ako ang nagsabi kina Mama na ikaw yung piliin. Pero hindi mo inayos ang trabaho mo. Naging mapagmataas ka kaysa maging mapagkumbaba. Another one, trinator mo ako, pati ang aking mga magulang. Madami ka palang ninakaw dito sa kumpanya at pagbabayaran mo yun. Diretsong wika ni Ian na nakapagpatigil sa mundo ni Miko. Dahan-dahang lumapit si Miko kay Ian at bigla na lang itong lumuhod. Patawarin niyo po ako sa ginawa ko. Hindi ko po sinasadya. Bigyan niyo po ulit ako ng pangalawang pagkakataon. Pagmamakaawa nito at doon nagsimulang humagulhol ito sa iyak. Magsasalita na sana si Ian nang biglang lumapit naman si Ken dito. Punong-puno ng emosyon ang mukha ni Ken. Sir, ako din po. Pasensya na po sa naging asal ko. Patawarin po sana ninyo ako. Gagawin ko po ang lahat, mapatawad lang nyo ako. Pagmamakaawa naman ni Ken. Tumayo kayo dyan. Sige, bibigyan ko kayo ng pangalawang pagkakataon. Iwas tingin ni Ian. Hinawakan ni Ian ang kamay ng dalawa para itayo. Sa huli, nagyakapan ng tatlo para sa pagpapatawad. Salamat po, Sir Ian. Malaking utang na loob po namin ito sa inyo. Bulong ng dalawa. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tinuloy na ang pagsasaya. Lahat ay naging maayos sa araw na iyon. Mas nakilala pa ni Ian ang lahat ng empleyado, kaya mas lalong naging masaya ang kumpanya. Natuloy din ang pag-iibigan ni Ian at Shane. At pagkalipas ng 4 na buwan, ay inalok na ni Ian ang kasalang dalaga. Masaya ang lahat para sa kanila. Hindi nga din nagtagal ay nakabuo sila ng pamilya na punong-puno ng pagmamahal. Nagkaroon sila ng 4 na anak na may takot sa Diyos at katulad din nila na may malambot na puso.